handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang punot ay biyaya, may aral na dala. Mabubuting pamana, handang handa na. Pamana TV na! Hello mga pamana, kamusta kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayong lugar naroon. At magtiwala tayo sa ating Panginoon na siyang mga pangyarihan sa lahat. Ngayon mga pamana, atin ang ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng mga aral sa pamamagitan ng mga kwento na mula sa Biblia. Ngunit bago natin pasimulan ang ating pag-aaral, tayo muna ay mananalangin upang hingi ng paggabay ng ating Diyos. Kaya tayo po ay tumayo ng tuwid at ipikit ang ating mga mata. Aba, manaming hari, ikaw po na Diyos na mapagmahal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa panibagong araw na bigay mo sa amin na kami po ay muling makakapakinig ng panibagong aral na nagmumula sa inyo. Sana po ay gabayan mo kami sa aming pakikinig at nakikiusap po kami na nawa po ay bigyan mo po kami ng kaunawaan upang sa gayon Ama ay magawa namin ng mga aral na aming matutunan. Nakikiusap din po kami, Ama, na patawarin niyo po kami sa mga nagawa naming hindi mabuti at tulungan niyo po kami na maging mabuting mga pamana. Gabayan niyo rin po ang aming guro na laging gumagabay at nagtuturo sa amin. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan niyo pong Diyos Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ano ba ang nararamdaman niyo mga pamana kapag maaaring natatakot tayo o nababalisa o nahuhuli? Hindi ba kapag may pagyo wala tayong ibang magawa kundi manatili sa bahay? Hindi natin kayang patigilin ang bagyo. Alam niyo ba mga pamana na may isang makapangyarihang Diyos na kayang magpatigil ng bagyo? Siya rin ang ating malalapitan kung tayo ay natatakot sa panahon na nakakaranas tayo ng bagyo, maging ng mga magbibigat o maliliit mong problema o katatakutan sa ating buhay. Tara na, at pakinggan niyong mabuti ang ating kwento sa araw na ito. Ang pamagat ng ating kwento ay ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos ng mahabang araw ng pangangaral sa mga tao, nagpa siya si Jesus na sumakay sa isang bangkang pangisda kasama ang kanyang mga alagad at tumawid sa isang dagat sa kabilang ibayo. Iniwan ang mga tao, sumakay si Jesus at ang kanyang mga kaibigan sa bangka. Nang makalayag na sila sa gitna ng dagat, nagsimulang magsipa ang mga alon ng bagyo. Ang bangka ay umuuga ng pabalik-balik at pataas at pababa sa ibabaw ng alon. Ang bagyo ay lumakas at mas galit. Si Jesus ay nakatulog halos pagkaalis ng bangka sa pangpang. Kahit na iugoy ng malakas ng dagat ang bangka ay tulog pa rin siya. Ngunit ang kanyang mga alagad ay nagsimulang talagang matakot. Sa wakas, hindi na nila ito matiis. Mahimbing na natulog si Jesus, kaya ginising nila siya. Sabi nila, "Guro, hindi ba kayo nababahala kung malunod tayo?" Dahil doon, tumayo si Jesus sa bangka at sumigaw. "Pumanatag ka!" At sinabi niya sa alon, "Pumayapa ka!" Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Tumingin si Jesus sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pagtitiwala?" Ang mga alagad ay hindi na natakot. Ngunit sila ay namangha. Lumingon sila sa isa't isa at nagtanong, "Sino ito?" Maging ang hangin at mga alon ay sumusunod sa kanya. Mga aral na dapat nating matutunan. Una, ang Panginoong Jesus ang makapangyarihang Diyos, ang lumikha ng langit at lupa at ng universo.
makakaasa tayo na siya ang magpapatahimik sa mga unos o problema sa ating buhay. Kapag tayo ay natatakot, maaari tayong tumawag kay Jesus sa panalangin at alam natin na dinirinig niya tayo kung paano narinig niya ang paghingi ng tulong ng mga alagad sa ating kwento. Siya ang nakapangyayari sa lahat sapagkat siya'y Diyos na patuloy na suma sa atin kailanman. Hindi niya tayo pababayaan, lalo na sa mga mahirap na sitwasyon ng ating buhay. Pangalawa, ang kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoon ay higit kaysa sa ating mga takot o problema. Nilikha niya tayo at ang lahat ng iba pa sa sanlibutan. Walang malaki o maliit na takot o problema ang di kayang pawiin ng ating Panginoon. Kaya naman, makakaasa tayo sa ating Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Anumang ating kalagayan o pinagdadaanan, lagi nating tandaan na lagi tayong ginagabayan ng ating makapangyarihang Diyos. Siya ang lalong makatulong sa atin, siya rin ang gagawa ng mga bagay na gusto niya para sa atin. Basta mga pamana, lagi lang tayong sumampalataya sa ating makapangyarihang Diyos. Pangatlo, mahal tayo ng ating Panginoong Jesus na higit pa sa ating naiisip. Gusto niyang madama natin maligtas tayo. Pinapawi ng Panginoon ang ating mga takot dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Sa tuwing tayo ay natatakot, maaari nating hilingin sa Panginoon na samahan tayo, aliwin tayo at pakalmahin tayo. Sasamahan niya tayo tulad ng pagsama niya sa kanyang mga alagad noong sila ay natakot. Ngayon, para naman sa ating activity sa araw na ito, tayo ay gagawa ng isang poster. Nakasulat dito ang talata na magiging inyong memory verse sa linggong ito. Ito ay magsisilbing reminder sa inyo ng mga aral na ating natutunan ngayon. Panuto, iguhit sa inyong papel ang isang fortress o muog o tanggulan na gaya ng isang kastilyo. Ipa-flash sa screen ang gagayahin ninyong poster. Maaari nyo itong kulayan ayon sa inyong kagustuhan. Maraming salamat mga pamana sa inyong pakikinig. Sa ating pagtatapos, tayo ay manalangin. Aba, manaming hari, ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa natapos po namin pag-aaral sa araw na ito. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakamali sa araw na ito. Sana po ang mga aral na aming matutunan ay pagtibayin mo aming mga puso upang siyang aming magawa hanggang sa aming paglaki at nawa ay maging huwaran kami sa mga bata na katulad namin. Ito po ang aming hiling sa iyo, Ama, sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus. Amen. Hanggang dito na lamang po muna mga pamana. Paalam at mispa. Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko, nahihimbing. Nagturo ka sa akin ng kailanming may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantala'y mispa muna, o puro ko sinisinta. Maging sa kapwa ko, pamana, paalam na pansamantala. Mispa na, mispa na, mispa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Mispa na, mispa na, mispa na muna, sa guro ko nagpapagal. Mispa na, mispa na, mispa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Mispa na, mispa na, mispa na muna, sa guro ko nagpapagal.
Miss Panamis Panamuna, Miss Panamis.